Amen. God bless you po ating beloved. Brother James, palapakan natong butang Diyos, maigsoon. Praise the Lord. Magampukit ang tanan tayo pong lahat, dumalangin sa mahal na Panginoon. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa walang dalangin ng aming beloved, Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Salamat pong marami, O Diyos, sa dakilang pribileyo na binigay mo sa amin sa araw na ito, O God. Namin kang mapuri, mapasalamatan, masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyong banal na presensya sa mga buhay na patutuhan namin na pakinggan. At muli narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Langisan mo at pagpalain mo ang iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga hadlang. We bind the power of darkness, doubt, unbelief, and ignorance. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating umupuan, mga minamahal, una tigit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila, pagsamba, mga paglulahati ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo po'y nagibigin ng double honor respect to ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, sa iyong beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at sa ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kabatiran, magandang hapon. Everybody say amen. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord. At purihin ang ating mabait na Diyos. Tayo po mga minamahal ay pinagpala sa banal na iglesia ng ito, amen. Sapagkat tayo po ay nasa buong-buong katotohanan, amen. Ang ating pananampalataya, ang ating natutuhan na pananampalataya, ito ay kalugod-lugod sa harap ng mahal na Panginoon. Kindly open your Bible from the book of Hebrew, chapter 11. Kindly open your verse 1. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Hebrewanon, kabanatang 11, ang talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay sa kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan mga bagay na hindi nakikita. Amen. Amen. Purihin pong mahal na Panginoon. So, sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay mag-aral salita ng Diyos patungkol sa tinatawag na pananampalataya. Amen. Sa iyo po ng ating nabasa, ang pananampalataya, ito ang is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ito'y kapanatagan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Ang kapatunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, ito'y tinatawag na believe in spiritual realities. Ever say amen. Hindi mo nakikita ang Diyos, subalit ikay naniwalang may Diyos. Ever say amen. Ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ito ay pananampalatayang kalugud-lugud sa ating mahal na Panginoon. Ito ang pananampalataya na itinuro sa Biblia. So sabi ng the book of Hebrew chapter 11, kung basahin ninyo ang whole chapter ng chapter 11 ng Hebrew, ito'y tinatawag na demonstrate the faith that is trust in God in all circumstances, which enables the believers to persevere and remain steadfastly loyal to God and His word at all times. Everybody say amen. Ang pananampalataya, mga minamahal, ito ay tinatawag na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng tinatawag na circumstances. Pag sinabing circumstances, mga pangyayari sa buhay natin. Ever say amen. Amen. Na ito ang magbibigay sa mga taong nagtitiwala sa Diyos na sila'y makapagpatuloy na maging tapat at loyal sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung basahin natin ang Biblia, kaya minsan nung ako'y nagsishare ng gospel doon sa, nandun pa ako sa Luzon, mga teenager pa kami, meron kaming sinyeran mga iglesia ni Kristo. Ang sabi ng mga iglesia ni Kristo, pwede bang kunin ko kayong mga hente? Sabi ko, bakit naman po? Kasi sabi niya, hindi nyo nakikita ang Diyos, pero
napapaniwala ninyo ang mga tao may Diyos. Ever see, amen? Ibig sabihin, parang merong something na merong conviction ba na siya'y naniniwala sa sinasabi namin. So sabi niya, pwedeng gawin ko na lang kayong mga hente, mga minamahal, para daw sa kanyang business. Dito po mga minamahal, hindi tayo ang nangunbinsi sa tao. Ever see, amen? Narinig natin yung mga patotoo na mga dating mga commander ng NPA, mga aktivista, mga komunista. Napakahirap para sa kanilang mapaniwalang may Diyos. Ever see, amen? Sarado ang kanilang isipan na may Diyos. Kagaya ng isang ating kapatiran sa dako ng Manila, si Brother naging Paranaque Consular siya. Si, kalimutan ko na yung pangalan mga minamahal, Eric Baez. Si Brother Eric Baez, aktivista sa isang eskwelahan. At siya po mga minamahal, nag-organize doon sa school. First year, second year, third year, fourth year college, naging aktivista. Ngayon naging consular ng Paranaque. Alam niyo po mga minamahal, pagdating niya ng fourth year, ang sabi ng dean's mga administrasyon ng school, ibabalik namin lahat ng nagastos mo mula first year hanggang fourth year, umalis ka lang sa eskwelang ito. Para sa kanya, mahirap maniwalang may Diyos. Ever see, amen? Amen. Pero isang araw, mga minamahal, nang siya'y napakinig sa pangangaral ng ating beloved evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda, si Brother Eric Baez na hindi naniniwala ng Diyos, naging nagpapasting pa siya ng 40 days. Ang sabi ng ating malapastor, ito hindi naniniwalang may Diyos. Subalit ngayon nag-aayuno ng 40 araw, gaano na ang kanyang paniniwalang may Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, aktivista siya kasama ang kanyang asawa, humihiga sa kalye, mga minamahal. Kagaya ni Brother Santiago, isa ring aktivista, Ma'am Edgar Arisgado. Isa ring aktivista sa dako ng Manila sa UP. Humiga sa kalsada, yung kasamang palad, yung kanyang kasama na umiga, nasagasaan ng 6x6. Durog yung paa. Mga minamahal, subalit na durog ang paa. Nang siya'y ma-hospital, mga minamahal, walang dumalaw sa kanya na kanyang kasama sa pagiging aktivista. Ang dumalaw sa kanya, mga preachers ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung kasama niya na durog yung dalawang paa, nasa orthopedic, mga minamahal, na hindi makatayo. Pagkatapos ipanalangin ng mga preachers, mga minamahal, pinalakad ng Diyos, mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, nagkausap sila ni Brother Edgar Arisgado. Ang sabi ni, nag-share siya ng gospel. Sabi ni Brother Edgar, aktivista rin yun. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, ito, pinagaling ako ng Diyos. Nagalit si Brother Edgar Arisgado, nag-chess sila. Dahil yun ang laro nila, chess. Sabi niya, itong chess, napakagaling naman ng Diyos mo. Dahil nagpatotoo yung kapatiran na aktivista na naturog yung dalawang paa, sabi niya, totoo ang Diyos na sumpungan ko sa Jesus Miracle Crusade. Tingnan mo ko ngayon. Sabi ng doktor, hindi na ako makalakad, pero ngayon, pinalakad ako ng Diyos. Ever see, amen. Nagalit si Brother Edgar, ang galing naman ng Diyos mo. Kinuha yung chess. Ngayon, kapag ang chess na ito hindi maging tinapay, binunot yung kanyang ballpen na double blade, isaksak ko sa liig mo ito. Sabi niya, gawin ng Diyos mo tinapay. Sa oras na ito, gawin ang phone na ito, gawing tinapay ng Diyos mo. Yung kanyang kasama na aktivista, sabi niya, huwag mong laitin ng Diyos. Sabi niya, huwag mong laitin ng Diyos. Si Brother Edgar Arisgado, biglang parang sinakal yung dibdib. Merong usok na lumabas sa kanyang katawan, mga minamahal. Natumba siya, mga minamahal, sa lupa. At iyon ang paraan para tawagin siya ng Diyos upang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. So dito po sa atin, mga minamahal, yung ating paniniwala sa Diyos, sa Biblia,
Hindi lamang ito paniniwala na kumbaga mga minaman naniwala tayo dahil napakinggan natin ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, palapakan natin ang mahal na Panginoon. So yung aktivista mga minamahal na naturog yung dalawang pa at hindi kayang pagalingin ng doktor, subalit ipinanalangin ng mga taga Jesus Miracle Crusade, pinalakad ng Diyos. Yun ang Diyos, mga minamahal, nating pinaniniwalaan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Walang imposible. Si Brother John, Dacusin sa Canada, nandun ako sa Canada, nagkasama kami ron. Ang sabi niya, nag-aaral din siya sa Baguio. Nakagat siya ng aso. Nang makagat ng aso, mga minamahal, binabayaan niya. Dumating ang panahon, yung rabies pumasok na sa kanyang utak at mga minamahal dinala sa ospital sa Baguio City. Hindi na kaya ng doktor. Yung kanyang room, merong nakatayo na security. Nagbabantay sa kanyang security na walang pwedeng pumasok sa loob ng kanyang room dahil baka maawaan ng rabies yung mga taong papasok doon. Yung mga malalaking tao ng Department of Health, mga minamahal, silang pumunta ron, nagtusok ng ganong kahabang karayom sa kanyang, dito sa kanyang spinal, mga minamahal. Yun ang uling remedyo. Merong ikamatay niya o kaya hindi na siya gagaling, mga minamahal, dahil nasa loob sa loob siya ng room. Walang pwedeng pumasok doon. Merong nagkaroon ng ang ospital na walang pwedeng pumasok doon. Subalit merong taga Jesus Miracle Crusade nagdala ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos. Pumasok doon sa room, ipinag-pray siya mga minamahal na si Brother John Dacusin, mga minamahal, talagang mamamatay na sa kanyang rabies, sa kanyang karamdaman. Pagkatapos ipanalangin, tinanggal sa ospital, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nakapagturo pa siya, isang professor din yon, nakapunta pa ng Canada, nandun nagsama kami. Mga minamahal, nakita ko gaano makapangyarihan ng Diyos na ating pinaniniwalaan sa Jesus Miracle Crusade. Ebarzimen, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos na naghati sa dagat na pula, Diyos na sa Biblia, totoong Diyos ng ating beloved pastor, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved pastor, sincere sa kanyang ministry. Ebarzimen. Nagpasting ng 86 days, 92 days, several times 40 days, 19 days, absolute walang tubig. Dahil sa kanyang tinatawag na adedikasyon sa Diyos para manalangin. Kasi yan nasa sa Biblia, kapag manalangin kang hindi kumakain, nag-aayuno ka, mahabag ang Diyos. Amen. Maawa ang Diyos, mga minamahal, ang iyong prayers nakakarating sa trono ng biyaya ng Diyos. Yung mga taong nasa lusak ng kasalanan, mga taong nabilanggo ng kasalanan, makakalagan sila sa magitan ng pananalangin ng mga taong matuwid. Ebarzimen. Kaya pinagpala na tayo sa iglesang ito. Kaya ang totoong pananampalataya, sabi ng Biblia, it is faith that believes in spiritual realities. Ebarzimen. Amen. Dalagang totoo ang Diyos na nagpakilala sa atin. Another thing, seek God. Hinahanap ang Diyos sa verse 6, kindly. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. Hebreo Hanon, kabanatang 11, ang talata ay 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagpagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Amen. Ever see amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, leads to righteousness. Ang pananampalataya, ito'y naghahatid sa atin sa katwiran. Ang totoong pananampalataya, ito'y naghahatid sa atin sa totoong relasyon sa Diyos. Katwiran, nung araw, ang buhay natin hindi maganda.
sa paningin ng Diyos. Ever say amen. Tayo po ang hari ng buhay natin. Yung ating prinsipyo, yun ang Diyos natin. Ever say amen. Sabi ng isang nagtestimony kanina, ang kanyang Diyos, ang kanyang baril. Ever say amen. Hindi tayo sarado ang ating isipan pagdating sa mahal na Panginoon. Subalit sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya na kinalugdan ng Diyos, ang pananampalataya ang naghahatid sa atin sa katwiran leads to righteousness. Ever say amen. Na dati ang ating mga kapatiran, mga bagusagulero, mga labas-pasok sa kulungan, ever say amen. Mga head killer, pumapatay ng tao dahil sa pera. Kagaya ng ating beloved brother Mario Istosi, mga ibang bang mga hired killer nating mga kapatiran, dahil sa pera, pumapatay ng tao mga minamahal. I-offer sa kanilang pera, mga minamahal, wala nang problema. Pirahin nila ang tao. Sabalit nang sila'y naglilingkod sa Diyos, ito ang pananampalatayang naghahatid sa katwiran. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pananampalatayang inahanap ang Diyos. Napaka-imposible para sa atin na magtatagal tayo ng 6-5 oras sa ating pagsamba. Ever say amen. Nung araw, kahit isang oras lang, kung hindi pogi ang pari, wala kayong ganang sumamba, sabi po ng isa. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sasamba lang siya, kung pogi yung pari. Pero dito mga minamahal, ang inahanap natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nung araw, sasamba tayo mga minamahal sa simbahan, kung bago yung ating damit. Amen po ba? At kung sasamba tayo, wala sa puso natin, sa isip natin ang pagsamba. Pero dito, totoong inahanap natin ang Diyos. Ito ang pananampalatayang kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Seek God. Hinahanap mo ang Diyos. Hinahanap mo ang Diyos. Nag-aayuno ka, mga minamahal. Kumisig ka ng madaling araw para hanapin mo ang Diyos. Ito yung pananampalataya. Ever say amen. Madaling araw pa, mga minamahal, alas dos ng madaling araw, kaming mga manggagawa, gigising, para magpuri sa mahal na Panginoon, lalo na pag-araw ng Linggo. Ever say amen. Hindi ganun ang buhay, mga minamahal, ng mga seminarista, ng mga pari. Na, dahil naalala ko ako yung nag-eskwela sa Dominican School, mga minamahal, mga pari at saka mga madre, ang nagtuturo sa amin. Meron kaming religion, meron kaming ethics, meron kaming confession every Friday, meron kaming communion, mga minamahal. Meron kaming rosary, meron kaming nobena, katakot-takot na panalangin. Pagpasok mo pa lang, meron pang visit. Bago ka pumasok sa school, dadaan ka sa simbahan para mag-visit. Lahat kayo dadaan sa simbahan para titil-til doon sa tubig, mag-visit. Yun ang buhay na, yun ang aming pinag-aaralan noon. Pero mga minamahal, hindi po pananampalatayang inahanap ang Diyos. Dito, tituong inahanap natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Faith, believe in His goodness. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Believe in His goodness. From the book of Hebrew, no? Chapter 11, verse 6. Ang sinabi, basa natin kanina. Sundan natin yung 7, verse 7. Hebrews chapter 11, verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which is by faith. Amen. Hebreo Hanon, kabanatang 11, ang talatay 8 o 7. Sa pananampalataya si Noe, napanawa ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas ng kanyang sambayan. Na sa pamamagitan ito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagpagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Amen. Ever say amen. So ito yung pananampalataya na sasabi ng Biblia, has confidence in His word. Meron siyang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, by faith, Noah, being warned of God, mga minamahal, being warned of God of the things not seen yet, and yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Ever say amen. Sa pananampalataya, sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arka. Gumawa si Noah ng arka, hindi doon sa tabi ng dalampasigan sa dagat.
Gumawa ng arka 100 miles away from the sea. Nandoon sa bundok yung kanyang arka. So mga kapatid, kapag gumawa ka ng arka na malaking barko sa tabi ng dagat para doon yung tubig. Subalit ang sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arka na sa bundok. Mga kapatid, kaya pinagtatawanan si Noah nung kanyang kapanahunan. Ever see, man? Dahil meron bang gagawa ng arka sa gitna ng bundok, 100 miles away from the sea. Subalit sabi po ng Biblia, being warned of God of the things not seen as yet, move with fear, prepared an ark to the saving of his house. So yun ang pananampalataya ni Noah. Ever say amen? Kaya nung dumating ang panahon, pinag-usig na si Noah, sabi na sira na ng bait si Noah. Talagang 120 years, ganun katagal, siya nag-prepare. Sa atin, 20 years, 30 years pa lang tayo naglilingkod sa mga Panginoon. Si Noah, 120 years, he preached the gospel without any signs or wonders. Ebrahim, amen. Wala siyang hawak na ebidensya na Diyos ang tumawag sa kanya, sa mga tao. Kaya po mga minamahal, subalit siya'y nagtiwala sa salita ng Diyos. Ebrahim, amen. So mga minamahal, sa atin, napakapalad natin. During the days of Noah, he preached the gospel without signs, wonders, and miracles. But in our time, he made the gospel irresistibly good with signs, wonders, and miracles. Ever see, man? Merong himala na nagpatotoo, merong himala na nangyari sa atin. Meron tayong pinag-uusapan na himala. Kagaya ng nagpatotoo kanina, hindi siya makakita sa kanyang karamdaman sa mata. Mga minamahal, sabi niya sa kanyang husband, pupunta ako sa Jesus Miracle Crusade. Kapag ako'y nakauwi, buhay ang Diyos niya nila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag hindi ako makauwi, ibig sabihin hindi totoo ang Diyos. Pero mga minamahal, nang siya'y dumalo, pinagpala ng Diyos, nakauwi siya dahil buhay ang Diyos natin pinaglulingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Ever Seaman, kaya tayo po'y sabi ng Biblia, kailangan tayong kumilos na mayroong pananampalataya. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kung si Noah nung araw, walang tubig, napakalayo ng dagat, pero siya'y gumawa ng arka para iligtas ang kanyang sangbahayan. Sa atin, mga minamahal, abot kamay na natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ever say praise the Lord. Ang protection ng Diyos na sa atin, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Bakit tayo mag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos? Ever say amen? Bakit pa tayo mag-aalinlangan na may Diyos ba? Wala. Yung ating mga kapatiran na mga sarado ang kanilang isipan pagdating sa Diyos, subalit napuksan ang kanilang isipan, dating mga NPA, mga aktivista, naniwalang may Diyos ngayon naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ako taga Tarlac. Ang Tarlac, lugad ng mga NPA. Kapitbahay ko si Bernabe Buscaino. Si Bernabe Buscaino, nandoon sa amin. Si Rivera, si Melody, si Pusa, at saka dalawa kong uncle, naging commander ng NPA, si Segundo Miranda, at saka si Esto Miranda. Namatay na sila sa Gira, Sambales, at saka sa Bamban, Tarlac. So naging NPA sila, mga kapatid. Saka maliit pa kami, talagang magulo ang lugar. Dahil merong mga tip, Gira, talagang 24 hours ang Gira. Mga kapitbahay na, mga wasak ang mga bahay. Maliit pa ko noon, mga kapatid. So mga minamahal, isang araw, merong gawain doon sa atin, doon sa lugar namin, Bible study. Eh, lugar ng NPA. Alam ko talaga, maraming NPA. Yung preacher, mga minamahal, gustong birahin. So balit yung preacher, biglang itinaas yung kamay, lumabas yung kidlat sa kanyang kamay, tinamaan yung NPA, mga minamahal, natumba. Ngayon, takot na takot sila. Sabi niya, anong klase yung mga tao itong mga Jesus Miracle Crusade? Ever say amen. So, napaka-imposible sa amin magtayo ka ng church noong panahon na yon. Mga 1984, napaka-init pa ng NPA noong araw na yon. Napakaraming NPA sa aming lugar.
Ang pangaral ng ating malapastor, Biver Communism is Satanism. Nagkursad ang ating malapastor sa luneta ang nakalagay sa kanyang, sa streamers, "Let us unite to fight this demonic ideology. Biver Communism is Satanism." Talagang pinainit yung ulo ng mga NPA. Mga minamahan. So mga minamahal kami, taga doon kami, talagang mainit yung NPA. Eh yung mga leaflets, ang nakalagay sa leaflets, "Beware Communism is Satanism." Talagang imposibleng talagang nakatayo ka ng church. Pero nakita ko kontrolado ng Diyos dahil nasima ko noon. 1984, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. Si yung apo ni Buscaino, si nakalimot ko sa pangalan, mga minamahal, nagpunta doon kasama yung mga NPA para birahin ang ating malapastor. Kaya noong panahon ay talagang napakainit ng NPA. Kasi sa amin, hindi naman pagano, talagang maraming namatay sa NPA. Maraming mga kapitan ang natumba every year, nagpapalit ng kapitan sa lugar namin. Tinutumba yung mga kapitan. Kaya po, takot magkandidato ang pagkakapitan dahil kandidato ka na sa kamatayan. Ganun kabigat, kahirap. Subalit aking masasabi na gaano makapangyarihan ng Diyos. Nagkaroon ng gawain doon, nagpupuri kami doon, mga minamahal, na lugar ng mga NPA, subalit hindi sila makakilos dahil kontrolado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Si Commander Rita, pumunta sa Sambaliches, ang puntirya niya ang ating beloved pastor. Tiktikan para patayin ang ating malapastor. Subalit, nang siya'y dumalo sa gawain, grabe ang moving ng Holy Spirit, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, nagpabautismo si Commander Rita. Pag-uwi sa bahay, galit na galit sa mga NPA, bakit siya tumanggap ng bautismo? Ang sabi niya, totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, patunay na talagang Diyos, makapangyarihan ng Diyos na tumawag sa atin, hindi masukat ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Edgar Arisgado, aktivista, hindi naniwalang may Diyos, hawak-hawak ang pawn ng chess. Pag hindi naging tinapay ito, sabi niya, isaksak ko sa liig mo ang ballpen na ito na mayroong blade. Sa kanyang kasama na aktivista rin, nasagasaan ng 6x6. Dahil umiga sa daan, nagrarally sila, niligisan siya mga minamahal ng 6x6. Ang sabi niya, kung hindi totoo ang Diyos, sino ang nagpalakad sa akin? Ever say amen. Yung kanyang durog na buto, sino ang nagpalakad sa kanya kung hindi totoo ang Diyos? So si Father Edgar Resgado, galit na galit sa oras na yon, nagpakilala din ang Diyos sa kanya sa oras na yon. Naupusan siya ng hininga, natumba siya, lumabas ang usok sa kanyang katawan, at yun ang time para tawagin siya ng Diyos para maglingkod sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Kaya maraming NPA na convince sa ating church. Everybody say, amen. Naniwalang may Diyos. Ito ang pananampalatayang ating natutuhan ngayon. Merong kapangyarihan ng Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, "Obey His command, believe in His goodness, has confidence in His word." Ayan ang pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos. Regulate life, mga minamahal, on His promises. Ang buhay natin ay kumiikot sa mga pangako ng Diyos. Wala tayong inaasahan kundi ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? And reject, dinatawag na, the spirit of this present evil age. Ayaw na natin ang kasalanan. Ang buhay natin ngayon, nasa katwiran. Ayaw na natin ang kasalanan, lahat ng bisyo iniwan natin dahil ito yung buhay natin. At naghahanap tayo, dinatawag na, refuse the pleasures of sin, endures persecution, and performs mighty acts of righteousness, suffer for God, and perseveres in testing. Yun ang pananampalataya na meron tayo ngayon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na the characteristic of faith, that is the faith that believe in God, and itinatawag mga minamahal, perseveres in and remain steadfastly loyal to God
and His word at all times, in every circumstances. Kaya wala na. Pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon sa iglesyang ito. Be strong. Ang ating pakipaglaban kasi, tinatawag ito nga inward battle. Ang ating mind magiging spiritual, tatawag ito nga battleground. Hindi lahat ng pumapasok sa isip natin galing sa Diyos. Meron direct from enemy. Kaya ma-battleground ito. Bibigyan ka ng discouragement, depression, amen? Magkakaroon ka ng unbelief, doubts, gawa ng diablo yan. Kaya sabi po ng Biblia, ang spiritual conflict, itinatawag na ay inward battle, nasa atin. Itong ating sarili mismo, kaaway natin minsan. Ever say amen? At ispo tinatawag na spiritual weapons, hindi carnal ang ating sandata, kung hindi prayer, fasting, ever say amen? At tinatawag mga minamahal, invisible force, ang ating kaaway, hindi natin makita. At ito'y tinatawag na a fight of faith, pagkibagbaka sa pananampalataya. And another thing, it demands entire consecration. Kaya sa atin, mga minamahal, be strong, magpakalakas po tayo. Hindi tayo magagapi ng diablo sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya sa Diyos. May Diyos na toong Diyos na magpapalakas sa atin. May Diyos na tumawag, pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kayo narito ngayon, nabubuhay sa pagtitiwala, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Abang tayo po'y magpupuri sa Diyos, mga kapatid, ating Holy Supper ngayon, kung merong bisita po, atin po silang iniimbitahan dito sa harap, ating mga beloved visitors, palihog, huwag i-prepare natin ang ating sarili. Tayo po'y umawit sa malapit. Sa mundo ako parang nag-isa. Mundo'y kabila at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipaganda. Hindi gusto ka tagal'y mapabago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, paningin minulat mo at aking napatunay kay ganda pala na isang bilig ako. Jesus, salamat sa pagpapalang mo. Nang si Kristo'y makilala lubusan, yes Lord, hallelujah, buhay ko'y Agunya.
Buong buhay ko'y binago niya, tunay. Kamunan may nagsabi, magbabago mo ako. Diyos, mga minamahal, para sa itong mga bisita niya karon, maigsoon, bulahan ka mo, kayang Diyos mo'y nagpili ka ninyo. Ang Diyos mo'y nagtawag ka ninyo, ingon sa Biblia, dili ka mo ang nagpili ka na ako, kundili ako ang nagpili ka ninyo. Kaya ining orasa, gibulahan ka mo sa Diyos, ipili ka mo sa Diyos, aron mahimo kang anak sa Diyos, ug matilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Dunay reglamento sa kaluwasan aron makasulod kita sa langit. Una, ang pagtuo sa Dios. Ikaduwa, ang paginulsul sa atong sala. Ikatulo, ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoo. Ikaupat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Uman sa atong pagsimpa ng bahon, dunay tay bautismo, libre, walay bayad. Mabautismoan ka mo sa tubig, maunay saktong formula sa bautismo sa ngalan sa Ginoo. Tamang bautismo, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ibayaw ang kamot sa itong mga bisita. Ilitok kini pagampo. Sige, sabat ka mo sa pagampo. Ilitok kini sampit sa inyong Ginoong Jesus, salamat po Ginoo sa imong pagtawag ka na ko. Ani ako karon sa mga tubangan, ginadawat ko ikaw. Akong manluluwas, Ginoo, Diyos, og hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa akong sala. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Alagaran kita Ginoo sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Magampo kami alang kaninyo lang itong amahan. Salamat po Diyos. Ning orasa sa mga kalag na midawat kanimo, pasaylo sa ilang mga sala. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Og imuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing og sa binuhatan sa ngalan mo Ginoong Jesus. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Makabalik kamo sa inyong lingkuranan. Praise the Lord. Padayon kita sa atong Holy Supper, maigsoon. Akong giangyong tanan ng orasan niya kita karon sa sagradong bulaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Naging ang balang kasulatan buhaton nato kini sa paghandom kaniya. Buot pasabot atagan nato dakong bili ang gibuhat ng sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo para sa atong kaluwasan. Ang Ginoo nagpakatao diri sa kalibutan o gitubos kita pinagi sa iyong bililon nga dugo. Busaning orasa, matod pa sa Biblia, sa buhaton nato kini, susiyo nato ng atong kasing-kasing mga ikitagpasailo sa Ginoo. Muawit kita sa Ginoo, maigsoon. Heart is so proud. My mind is so focused. I see the tears. Great things I've done, and now you shine me brightly, and lovingly tightly. You hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you beat me up when I keep on letting you down? Discouraged,
true and worthy. What a grace will it be, the price that I could never pay was paid in Calvary. So instead I'll try to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my love to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you beat me up when I keep on loving you now? And each time I will for sure of you knowing part of forgiveness and love. And you answer my child and know you for as long as you're seeking my face. You walk in the path. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga kaigsunan. Hallelujah. Praise the Lord. Alam sa tanga nasa atong taliwalang balang presensya sa Diyos, maigsoon. Anya kita karoon sa atong balang panihapon, maigsoon. Nagayon ang balang kasulatan sa tanang buhaton ninyo kini inyong susiho ng inyong kausing-kasing. Mangayo kitag pasaylo sa Ginoo, din kita nakasala sa tubangan sa Ginoo. Santanga na sa itong taliwalang balang presensya sa Diyos, gihikap kitang tanan sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Gusto sa Ginoo, panalanginan kita ni Godlaw. Maiksoon, hallelujah! 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 Akong kiyang iyong tanan sa mga pag-ampo. Hallelujah! Langit nung amahan niya kami, O Diyos, sagradong bulhaton sa paghandong sa imong kamatayon sa krus sa Kalbaryo, Ginoo. Sa unang pag-ampo sa among beloved Pastor Will Estrada de Almeida, Ginoo, pasaylo kaming tanan. Inloa mo kasing-kasing, pasaylo kami sa among mga kalapasan, O Diyos, mga pagkukulang. Huwag niyong oras ay kong magapanalangin imo kami takot sa pagsalo sa banal na panihapon, O Diyos. Ginoo, pasaylo kaming tanan. Hallelujah! Bless us, Lord. Kinuning urasa, sumala sa iyong pulong. Kung amoy kumpisa lang among masala, ikaw buhutan matarong a Diyos na magpasailo sa among mga salaning urasa. Pasailo kaming tanan, huwag mo kaming takos sa ngalan mo, Ginoong Yesus, I pray. Atong kuhaon ng tinapay, mga minamahala, simbolo kini sa lawas sa atong buhut ang Ginoo. Huwag na ganyan ang walang kasulatan. And we are given thanks, he break it and said, take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Atong kaunan, Mike's own. Atong kawaon ang katas ng ubas na simbolo kini sa lawa sa dugo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ug ingon sa Biblia, mga minamahal, after the same manner also he took the cup and he supped, saying, this cup is the New Testament of my blood. Sabi po ng balasulatan, in my blood, this do ye as of you drink it in remembrance of me. Atong inamin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, we worship you, Lord God, hallelujah. Hallelujah, bless the children, Lord, hallelujah. Move in our midst, O God, impart thy presence, Lord, hallelujah. Jesus' name, hallelujah, hallelujah. We worship thee, O Lord, hallelujah. We worship thee, O God, hallelujah. Bless thy children, Lord, hallelujah. In Jesus' name, in thy presence, O God.
nagdadako sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Lahat po tayo dumulog sa ating mga kahilingan sa mabait na Diyos. Sa inyong ipangayo, ipahibalo sa Diyos ang inyong mga kipanginanglan, mga kaigsunan. Mudugol kita sa trono, sabi, gracias sa Diyos. Magampo kitang tanan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Langit nung amahan sa ngalan mo, ginom Jesus. Sa unang mga pag-ampo sa aming beloved na Honorable Pastor Will Estrada Almeda, salamat po Diyos sa imong balang presensya. Amo na babatining oras sa Ginoo. Huwag niya kami sa mga pag-ampo, O Diyos. Sa unang pag-ampo sa aming beloved pastor, pasailo kaming tanan. Sa aming mga pagkukulang, Ginoo, panalanginan ang kaming tanan. Ikaw na sayod sa mga panginanglan, sa imo mga kanakan, O Diyos. Ikaw magaligun kanila sa ilang pagtuo kanimo. Ilayo sila sa mga sakit, mga balatian, mga coronavirus. Ilayo sila sa tanang buhat, sa kaaway, mga temptasyon. Panalangin ang kuptan kaming tanan. Labaw sa aking tanan, O Diyos, ang mamahal sa kinabuhi. Tagahan sila gigayon, makaduol sa imong tiilan. Aron amo sila ikadungan sa pagalagad kanimo. Panalangin ang kaming tanan sa tanang butang, sa financial material. Ilabi na sa espiritual. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, kiniamong gipangayo in Jesus' name. Ipantong inyong kamot sa inyong ulo, mga iksaon, at ang badlungan ng mga sakit sa inyong lawas. Sige, hallelujah. Langit nung amahan sa oras na kiniwarasa mong gibadlungan tanang buhat sa kaaway. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases, demons of problems, demons of vices, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, doubts and unbeliefs, anger, hatred. We command you to cast out right now. In Jesus' name, problem be solved. The best be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Manindog kitang tanan, mga minahal. O gadungan tayo sa paglukso. Masingkit kitang makusog. Tulo ka beses ng hallelujah. Praise the Lord. Kikan sa atong kasing-kasing para manglayas ang dautang espiritu. Sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Uga, patayin kita.